Bukas higit sa doble pa sa naunang halos 6 na pisong dagdag presyo ng kada litro ng krudo ang isisirit muli ng petrolyo na karaniwang ginagamit ng mga pampublikong sasakyan. Ang One UTAP o One Unified Transport Alliance of the Philippines ay nagsabing ang kalbaryo nila ng 2 taon dahil sa pandemya ay nagtutuloy-tuloy pa dahil naman sa napakamahal na presyo ng krudo. Ang solusyon po na iisip namin, dapat po atara ng solusyon ang bigay ng ating pamahalaan. Kaya naman po hindi namin sinigin ang naman po talaga yung piso na yun. Noong 2018, nagkaroon po tayo ni Elias sa Memorandum of Circular. At dahil po natin ang lahat ng mga 4 kilometers raw, National Capital Region, ay nagpatubad ng 10 pesos. Inatras po namin yung 10 pesos na yan dahil nga po yung mga petroleum price, petroleum product, kumababa rin naman po. For consideration, ibibigay po namin doon sa mga mananakay namin. Kamu po automatic na inatras ng piso. Yan po yung hinihingi namin na ibalik sana ng ating gobyerno. Dokumentado po yan. Lahat po ng mga individual operators, binayaran po yung pedometrics na yan na nagkakalago ng 500 plus pesos. Ang UP Express driver na si Ronald Sarasa na may biyaheng Trinoma Mall, Bulacan, sinabi na mas mainam na ipatupad na lamang ang naturang memorandum ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na inilabas 3 taon na ang nakakalipas. Hindi anya sila sumasali sa tigil pasada. Kung sa sinasabi po natin na kung sino yung na-apektado, mas apektado po kami nung taas ng krudo dahil po nga ang biyahe namin is from NCR to Bulacan. So mahaba-haba po. Tungkol po doon po sa sinasabi yung tigil pasada, kami po mula nagsimula ang commitment po namin ay makapagsilbi sa mananakay. So wala po kami na tuloy lang po kami. Kung tumasok po ang krudo, tuloy lang din po kami. Tanggap po mula kami, kumalit ang kita. Ang importante po, maihatid sundo namin ang pasero. Yun din po ang hiling namin na sanang may patupad din po ito na ginawa ko lang memorandum circular number 2019-03.5. Mas nakikita po namin mas kapakipakailaban po sa bawat driver at operator na total naman po ay sila ang gumawa at nag-aral at tingin ko po ay mas kapakipakailaban to kaysa po doon sa binibigay na sinasabing 6.5 na sa tingin naman po na lahat ito ay tatagal lang ng pangiyang araw. Ayon naman kay Ezekiel Longares, ang National Chairman ng One UTAP, hindi na kailangan pa na maghain ng petisyon para sa taas pasahe, kundi resolusyon lamang ng LTFRB ang susi para otomatikong makapagtaas ng pasahe ang mga pampublikong sasakyan. Every time po, wala po sinasabi dito ang amount, pero may 10 na sila ng computation po, tuwing po tataas ang krudo. Para po ito sa mga public utility jeepney, mga buses, taxis, UP Express po. Ito po. Wala naman po sinasabi dito kung ilan. Pero ang ano dito, every time po na magtataas, regardless kung anuman amount yan, automatic po, pag naabot yung amount na yan, automatic po ang LTFRB kung siyang magtataas na ng pamasahe without any petition from us. At pwede naman nilang ibaba automatic without any hearing, public hearing, or any petition from us. So ito sana sir kung nagawa ito ng LTFRB, napakaganda nito kasi wala na po sir, walang mawawalan ng trabaho. Ipinagtataka lamang ng alyansa ang hindi pagpapatupad ng memorandum circular na inilabas ng LTFRB noon pang 2019. Hindi sila anila pabor sa panawagan na tigil pasada dahil ang kanilang mga kapamilya rin naman ang mahihirapan. Ayon kay Ocampo, alam naman ng kanilang mga miyembro kung kailan susuko sa pamamasada at hindi na nila kailangan na ipanawagan pa ito. Encourage ka namin yung mga miyembro namin eh, huwag tayo susuko sa problema ng ating pinakaharap araw-araw. Nandiyan lang lagi yung Diyos, nandiyan nga yung panggulo natin eh, ang kailangan lang. Na araw-araw gumagamit ang pagpapilog sa sakyan. Sabi ng usan namin para sa kayo. Once na kami po yung bumaba doon sa Manubela, automatic kasama po kami doon. Magsasapir sa gagawin ng itong grupo. Kaya never po kami doon sa tigil pasada.
Samantala tila hugas kamay naman ng Department of Energy sa pagsasabing wala sa kanilang kontrol ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa monitoring natin sa world oil market, magkakaroon ulit ng pagtaas bukas kasi kada Tuesday naman po yung adjustment natin. Dahil lang po sa balita na binan na po yung mga oil import and export ng Russia. Ibig sabihin, dahil po sa pangyayaring yon, nag-react na po yung merkado. Tumaas na po kagad, sumipa po ang presyo. Kaya whatever yung pangyayari doon sa international market, magre-reflect lang po dito sa ating pump price. Doon naman po sa sinasabing, tinatanong nyo po kung magtutuloy-tuloy, wala naman po makapagsabi kasi napaka-volatile po ng presyuhan sa international market. Kamukha po nung March 8, nung sumipa po siya, dahil nga po sa pagbaba ng mga imports ni Russia. But the following day, bumaba din po siya dahil nagkaroon po ng sort ng parang negotiation din naman po yung UAE ambassador sa United States na i-temper, mag-produce na ulit sila ng malaking reduction ng oil para ma-offset man lang yung kawalan ng Russia. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.